Ecclesiastes 3:11. God makes everything happen at the right time. Ang Panginoon ang nagtatakda ng lahat ng bagay na nagaganap sa silong ng langit, at tama lagi ang timing ng Panginoon. Ang dapat nating itinatanong bilang mga nilalang niya, pag may nagaganap, pag may dumadaan na panahon, for what time is it? Para saan ang panahon na ito? Aming Diyos, salamat po dahil kami binibigyan niyo ng oras na mabuhay, sapat para malasap namin ang iyong mga pagpapala, kami mamunga at maturuan at makatulong sa kapwa. Sa sandaling ito, Panginoon, kami po ibigyan niyo ng mensaheng makapagpapaganda lalo ng pananaw namin sa buhay, makakapagpatibay ng aming pananalig at makakapagpayapa sa aming kalooban. Kayo ang mangusap, turuan niyo po kami, paging dapatin niyo kaming tumanggap ng inyong pagpapala, gayong di kami tunay na karapat-dapat. By the grace of your love, O God, through your Son, Jesus, we pray that you bless your people, lift up your name, and increase our understanding of life. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior, we pray. Ecclesiastes 3:1-11, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at ng pagkamatay, ng pagtanim at ng pagbunot ng tanim, ng pagpatay at ng pagpapagaling, ng paggiba at ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at ng pagtawa, ng pagluluksa at ng pagdiriwang, ng pagkakalat ng mga bato at ang pagtitipon sa mga ito, ng pagyayakap at paglalayo. Panahon ng paghanap at ng pagkakawala na iyon, ng pag-iingat sa isang bagay at ng pagtatapon, ng pagpunit at ng pagtahi, ng pagtahimik at ng pagsasalita. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot, ng digmaan at ng kapayapaan. Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. At nawa pagpanain tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng napakatalinong obserbasyon at katuroan ni Haring Solomon. Ecclesiastes 3:1-11, everything on earth has its own time and its own season. Creation has its own time and timing, set by the Creator, no less. All creation obeys this time, this timing, this clock, so-called, of the Almighty. Tahimik ang puso na sumasang-ayon, nakikiayon, dumadaloy sa takbo ng panahon. At maligalig ang buhay ng taong sumasalungat, lumalaban, at tumatakas sa daloy ng panahon. Ecclesiastes 3:2-11, there is a time for birth and death, planting and reaping, for killing and healing, destroying and building. Malinaw na malinaw yung mga extremes. May panahon na mamamatay, mabubuhay, mamamatay, papanganak, babawian ang buhay, pagtatanim at pag-ani at pagkaani mo, namamatay na yung mother plant, sa pagkitil at pagbibigay ng buhay, sa pagbuo at sa pagsira. For crying and laughing, weeping and dancing. For throwing stones and gathering stones, embracing and parting. And this makes up the cycles of life. Painukot-ikot, painog-inog lang ang buhay sa mga paikot-ikot at paulit-ulit na cycles na ito. There is a time for finding and losing, keeping and giving. For tearing and sowing, listening and speaking. There's also a time for love and hate, for war and peace. Yan ang mga nangyayari sa buhay ng isang tao mula siya isilang hanggang siya ibawian ang buhay. Nagpapagulong-gulong ang buhay sa ganitong mga kaganapan. God makes everything happen at the right time. Yet none of us can ever fully understand all He has done. And He puts questions in our minds about the past and the future. Isang napakatalinong obserbasyon sa buhay, natanging si Solomon na binigyan ng Diyos ng kagilagilala sa karunungan ang nagpadugtong-dugtong sa mga mukhang putaputaki at putol-putol na bahabahagi ng buhay. At nakakita si Solomon ng isang pattern when he connected the dots. There is time for extreme situations in life and four other points in between those extremes. May extreme right, may extreme left, at merong gitna, at merong nasa pagitan. Merong extreme height, may extreme depth, at may mga nasa pagitan. May extreme na kasiyahan at kalungkutan. Sukdulang puot at sukdulang pag-ibig. Sukdulang mga pagitan ng buhay. So anong dapat nating tandaan kung hindi pa natin natatandaan that extremes can and will happen?
with extreme emotional impacts. Hindi tayo dapat magulat kung may namamatay. Kasi hindi naman tayo nagulat kung nabuhay siya. Hindi tayo dapat magulat na may nawawala. Kasi meron din naman tayong natatagpuan. Hindi tayo dapat na sobrang malungkot na may nagwawakas. Kasi nagkaroon naman yun ng simula. At kung hindi magwawakas ang isang bagay, hindi magkakaroon ng panibagong simula, yung papalit, yung hahalili doon. Hindi tayo dapat sobrang magluksa kapag ka may mga nagaganap na pagkalugi. Kasi meron din mga katumpasyon na ganansya sa buhay. May dumarating, may umalis. Merong matingkad at merong maputla. May pagkaing masarap at hindi. May araw na malungkot at may araw na masaya. Extremes will happen. So be ready for life's extremes and for all the points in between. A godly person who believes in the Almighty, who has trust in God, will accept, enjoy, and benefit from what is at hand. Kung ano ang nasa mesa, sinasabi ng maraming matatanda na nagtuturo sa mga bata, yan ang pagkain. Huwag mong hanapin yung wala sa mesa. Ito ang nasa mesa, yan ang kainin mo. Kung ano ang meron tayong pera, yan ang budget. Kung anong nagaganap, yun ang gawin mo. Kung anong trabaho dapat paghati-hatian, yun ang paghati-hatian. Accept, enjoy, and benefit from what is available, what the time allows to happen. Sense, feel, and know time. What time is at hand, what the time at hand is about, and what it is for. Dapat tayo makiramdam, magmadyag, manuri, kung para saan ang araw na ito, ang oras na ito, ang minutong ito. Kasi mayroong araw na itinakda pang kalungkutan. Malungkot, hindi malungkot ka. Kasi naka-assignment yung araw na yon, kalungkutan. May araw ng pagkasiyahan. Oo, kitang-kita mo sa lahat ng senyales sa paligid na pagsasaya ang araw na ito, magsaya ka. May mga araw na pagtitipid, hindi magtipid ka. May araw ng paglustay, maglustay ka. Kasi ipapakilala sa iyo ng mga nangyayari sa paligid kung para saan ang oras na yon. May oras ng pag-aaral. Alam mo, estudyante ka, nasa loob ka ng classroom, oras yun ang pag-aaral, hindi oras ng pagbubulakbol, hindi oras yun ang pag-text, hindi oras ng pagtulog, kasi oras yun ang pag-aaral. Pag oras na ng pagtulog, dapat matulog ka na, kasi pag hindi ka natulog sa oras ng pagtulog, hindi ka magising-gising sa oras ng pagising. Pag may sinimula kang mali dito, may mali ito na bunga yun. Pag oras ng pag-iwas sa mga manliligaw, eh umiwas ka dahil hindi ka pahanda, bata ka pa, pero pag nagpaligo ka agad at sumarurot ka na at sumama ka agad, hindi pa oras ang pagdurusa mo, nagdurusa ka na. Hindi pa oras na maging ina ka, ina ka na tuloy. Hindi pa oras na nagbabudget ka ng mga gatas-gatas at dapat susuklay-suklay ka sa salon-salon. Eh, ang iniisip mo mga gatas at mga kung ano-ano diaper. Kasi hindi pa oras, naging ina ka na. Hindi pa oras, naging ama ka na. May oras ang lahat. At dapat inaalam natin, para saan ba ang oras na ito? May oras para magpalusog ka ng katawan. May oras para magpahinga. Pero pagka hindi oras ng pahinga, nagpapahinga ka, i-blackball ang tawag doon. May oras ng bayad yun. Kasi lahat may nakatakda. So ang dapat mo lang itinatanong, for what time is it? Hindi lang what time is it, but for what time is it? Aba, it is for work. The time now is for work, so you work. The time now is for vacation, so magbakasyon ka. The time now is for faithfulness to your partner, so be faithful. May time ang lahat. Lahat ng kabuluhan sa buhay, lahat ng needless pain, dahil wala ka sa timing, wala ka sa rhythm, wala ka sa panahon. Natural flow, ordained order, means God's will. God's will is revealed, ushered in, and taken away by time. Time ang nagsasabi ko, kalooban na ng Diyos na matutulog ka na, kaya inaanto ka na eh. Kalooban na ng Diyos na babangon ka na, kaya sumisikat na ang araw. Kalooban ng Diyos na kapain ka na, kaya nagugutom na yung sikmura mo. Kalooban ng Diyos na tumigil ka na ng pagkain dahil busog ka na. Kalooban ng Diyos na magbigay ka, kasi meron kang ibibigay o meron siyang pagkangailangan. Lahat yun, kalooban ng Diyos. Pag pumasok sa dimension of time, God is God of time, therefore it is God's will. Time is God's will. Tayo na mamatay, God's will din yun. Kasi God's will nung pinanganak siya, God's will nung nakuha siya ng Panginoon.
the Lord gives, the Lord takes away. Ngayon, pagka tinanggap mo siya, anong pinanganap, minahal mo habang lumaki, kasama mo, in-enjoy mo siya, na-enjoy ka niya, nagtulungan kayo, pag kinuha na siya, dapat konti lang ang lungkot mo. Kasi wala kang ipagsisi, dahil nung oras na mamahalin siya, minahal mo. Pero nung patay na, na hindi na niya mararamdaman ang pagmamahal mo, ang mga regalo mo, ang magandang katakol, eh, malulungkot ka nga nun, kasi hindi mo siya minahal sa oras. Kailan ba dapat mahalin yung tao, di habang buhay? Hindi kung kailan patay na doon, nagkaganda-ganda ng katakol, magkaganda-ganda ng service. Tapos kung kailan patay na, hindi ka na matitinig, doon kapuri ng puri. Pero hindi mo nang pinuri ng buhay. Kaya lihis-lihis. Kaya maraming sakit sa buhay. Mali ang time. Time is God's will. And a godly person will always examine para ano ang araw na ito. Sa araw ba na ito, ako'y tatanggap o magbibigay? Kailangan nagpa-pray ka, Lord, guide me. Sa araw na ito, ako ba ay magpapatawad o ako hihingi ng tawad? Sa araw na ito ba, ako ang maglilingkod o dahil mas mga pakiramdam ko, hindi ako mahihiyang? Maglingkuran nila ako. Pero nahihiya ako maglingkuran nila ako kasi nung nangangailangan sila, hindi ko naman sila pinaglingkuran. So pag hindi mo ginawa yung dapat mong gawin sa tamang oras, pag ikaw na dapat tumanggap, naaasiwa ka rin. Nung bata ka, inaalagaan ka ng magulang mo, pagtanda nila, ikaw na mag-aalaga sa kanila. Ganon ang isinasabi ng panahon. Nung hindi ka pa makalakad, buhat-buhat ka nila, akay-akay. Ngayong si matanda na hindi makalakad, ikaw naman ang bubuhat at akay. Panapanahon. Pero meron mga magulang, hindi mag-alaga ng anak. O do konti yun. So pag sila nakaalagaan, eh, tinatama din yung anak na alagaan sila. Kasi wala sa panahon. By the way, do not overread and do not misread signs, especially signs of the end. Yung panahon, marami mga religyoso, wala nang inisip ko the end times. Do not be obsessed with the end. Sabi sa Matthew 24:36, no one knows the day or the hour. The angels in heaven don't know, and the Son himself doesn't know. Only the Father knows. So kung gusto ng Ama na lagi nating isipin yun, di dapat sinabi niya kung kailan. So hindi yun ang iniisip yung end times. Ang iniisip mo, how do I treat the time now? The time today? The time this minute? What will I do with it? Paano ako mamumuhay ng anumang mangyari, kailan man mag-end times? Eh, okay lang. Kasi wala akong sukat pagsisihan, wala akong lugi, at wala akong sinuspend na goodness or pleasure or happiness or joy because I did everything in its time. So kung ikaw spiritual, huwag ka mag-isip ng isip lagi ng end times, just live your life normally, live well. 1 Thessalonians 5:2, you surely know that the Lord's return will be as a thief coming in the night. So yung hindi mo namamalayan, yun ang gusto ng Diyos, so pagbantay ka ng bantay. Pagbantayan mo na lang, tama ang ginagawa mo sa tamang oras. Para yung rhythm ng buhay, maximize yung benefits. So susuriin mo kapatid, para ano bang araw na ito? Ah, birthday ng nanay ko, para sa kanya ang araw na to. Diba? Anniversary namin mag-asawa, so para sa amin ang araw na ito. May exam ang anak ko, para sa kanya ang oras na mag-review. Hindi ko na muna pagtatrabahuhin, hindi ko na pag-uugasan ang kotse kasi may exam bukas. Para sa kanya ang oras na ito na mag-review. Nalulungkot yung anak ko, so para sa kanya ang aking atensyon. I will drop what I'm doing, maybe take him or her to they have a meal outside the house or to talk. Kasi nalulungkot siya. Hindi yung lungkot na lungkot na, hindi mo pinapansin. Nung biglang nagpakamatay pala, iiyak-iyak ka ngayon, tsaka kayong pansin ang pansin, kailan pangkay na. Pag ginagawa mo ang tama sa tamang oras, nawawala o sobrang nababawasan ang dapat ipagsisi sa buhay. Habang maliit yung bata, dapat eh, kapiling ka, kasama ka. Kasi paglaki na, wala ng chance, mag-aasawa na yan. Magiging busy na mag-alaga ng sarili niyang anak. Kaya dapat yung mga dahil sa pangangailangan na lalayo sa pamilya sa hanap buhay, huwag sana masyado matagal. Yan ang prayer ko. Naintindihan natin that people have to survive and they have to have jobs away from their loved ones. Pero sayang ang panahon na lumilipas na hindi na maibabalik. Kaya ang gusto ko ang ating bayan ay umasenso, mahalin natin ating mga produkto para magkaroon ng trabaho din sa ating bayan at hindi nag-aalis na mga mahal natin sa buhay. Kasi yung panahon na wala sila, hindi na maibabalik. Napaka-importante. So itatanong mo, para saan ang araw na ito? Pagka meron kang mahal sa buhay na parang ang init-init ng ulo, nakakainis, irritable, ang liit-liit na bagay, galit na galit, para saan ang oras na yun sa'yo? Para sa pagpapasensya. Hindi para sa pagpatol. Mga mag-asawa, meron kong isang-isa nagpapahiwatig na kailangan niya ng oras mo, attention mo, ng suyo mo. Para sa kanya ang oras na yun. Hindi ka para magtamantamaran, magbingi-bingihan. Kailangan ka mo, para saan ang oras na ito? Para ba't ito sa pamumuhunan?
Bumubukas ba ang mga pinto na magkakaroon ako ng hanap buhay, ng negosyo na pwede ako mamuhunan? Para sa investment ba ang panahon? Para ba sa pagtatanim? O para naman sa pag-ani? Ang takatakal na natin ipon ng ipon, trabaho na trabaho, hindi tayo nag-enjoy. So para saan itong weekend na ito? Para naman sa bakasyon. Para tayo sumaya, para tayo magkaroon ng kasiyahan sa buhay. Pagmalinaw kung ano ang panahon, sumakay. Huwag sumalungat sa panahon. O may kasalan sa pamilya nyo, huwag ka namang kontrabida kahit hindi mo masyadong nagustuhan yung magiging hipag mo o magiging manugang mo. Kasalan na eh, wala nang atrasan. So sakay ka na lang. Kumisa may kinakasal ako yung nanay nung bride na kasi mahot buong seremonya. Gusto ko sabihin, mother, kung ayaw mo ng kasalang ito, lumabas ka. Aaten-aten ka dito, kapal-kapal lang make-up mo, tapos kasimangot ka. Ito na to, wala nang atrasan. Sumakay ka na lang para mag-enjoy ang lahat. Hindi nasa video na kasimangot ka. Yung minanugang mo, di sumama ang loob, buong buhay. Ang iniisip niya, maghihiganti siya sa'yo. Kasi, ando na eh. Pag nando na, tanggapin na, sumakay ka na lang para masaya. Kasi malinaw para sa ng panahon, kasalan, di para sa kasiyahan. O ano, may nakaburol, may mata, namamatay, may iyak na iyak, pigil ka ng pigil. Panahon na pag-iyak yun, ay amo siya. Kasi, may namatay eh, natural, nalulungkot siya. Ang ginagawa naman natin, pag may iyak, pigil ka ng pigil, umiyak, huwag kang umiyak. Panahon nyo ng pagluha, titigil din yung pagka napagod. At alam nyo ba na ang pagluha ay blessing? According to science and some many researches, the lacrimal glands, the glands that create the tears, actually expel a lot of toxins from the body through the tears. Kaya ang pag-iyak, nakaka-detox. Umaalis ang mga laso sa katawan mo, dumadaan sa luha. Kaya yung mga mahilig umiyak dyan, sigurado pag-iyak nyo, tulog na tulog kayo, di ba? Ang sarap itulog yung nakatulugan mo ng panggalgal. Kasi nare-relax ka eh. So may blessing din ang pag-iyak. Kung napapaiyak ka, umiyak ka. Huwag yung pinipigil mo, tapos kung kailan naman hindi nakakatawa, doon katawa ng tawa. Yung mga maling timing, makiramdam sa panahon, maging mulat, makibagay, makiayon, makisama, makiisa sa panahon. Kung nalulungkot kayo, iparamdam nyo. Merong aalis, mapapaiyak ka, di umiyak ka. Hindi kung kailan wala na, tsaka kaiiyak. Ano kailangan, ilihim ang nadarama mo, hindi naman nakakahiya na nalulungkot ka kasi mahal mo yung aalis. Panahon nyo na pag-iyak, di iiyak mo. Pero pag panahon naman ang kasiyahan, kasiyahan. Move on time. Ano ba yung on time? Yung as planned, as intended, tugma sa takdang oras. On time. Kaya pag sinabi na may kasalan, alas 4, dapat nandun ka 3:45. Hindi yung ninang-naninang ka, darating ka 5. Gutom na ang lahat, ikaw na lang ang wala pa. Nabinbin na lahat, umatras ang schedule ng lahat dahil wala ka pa. Dapat you are on time. Hindi yung late na late ka narating, aga-aga mong aalis. Ba't ka pa umatin? Ilagay mo yung sarili mo sa ganoon, sitwasyon. Bakit lang mga tao lagi nagmamadaling malis? Parang mauubusan ang pinto. Lasapin ang lahat. Enjoy it. Kahit sa mga worship natin, closing song pa lang, nagpukumara tayo iba sa pag-alis. Yung iba, understandable, kung sa subdivision nila, yung tricycle, hanggang alas 9 lang, so nagmamadali sila, pwede yun. Pero wala naman, doon sa labas, dandalan, takatakal. Mas nagmamadali paglabas. Bakit? Eh, oras pa naman na eh. Umaalis ka na. Wala pa sa oras. So you move on time, according to plan, and you move in time. Yung in time naman, hindi sinasadya, pero ganun ang inabutan mo, so sumakay ka na lang. Let's say you arrive in time for the meal, hindi kain na na. Hindi on time yun kasi na-tsempohan mo, yun ang ibig sabihin nun. So kung ano yung na-tsempohan mo, sumakay ka na lang. Makisayaw sa tugtog. Pagpasok mo sa isang meeting, huwag kang maingayang at pakiramdam ka muna kasi baka nag-aaway-away sila. Tapos biglang may sasabihin kang walang-wala sa lugar. O kaya very solemn yung usapan, papasok ka na ingay-ingay mo. Whenever you enter a room, be quiet, pakiramdam ka muna bago ka kumibok. Para nakabagay ka doon sa nangyayari. At yung on time na yan, nag-aaral ka, mag-aaral ka, may exam, ipasa mo, hindi yung lampas na bago mo makita yung opportunity. Sabi nga nila, strike the iron while it's hot. Alam niyo yung bakal na pinupokpok ng mga panday na nagpapaga sa init. Pag lang yan mainit, doon mo lang yan pwedeng bigyan ng hugis, pokpokin, iliko, ituin, ilipitin. Pero pag lumamig na yan, hindi mo na magagalaw. Ganon din ang mga pagkakataon sa buhay. Merong hot. Itong hot ngayon, gawin mo to. Yung ito ang magandang negosyo ngayon, hindi yung kulelat ka na tsaka ka pasasali. Kailangan kung kailan pinakamaganda yung timing, doon ka papasok.
ngayon kung hindi malinaw ang panahon, hindi mo malaman para sa bang oras na ito dahil lumikha ka ng panahon. Wala namang talagang malinaw na indicator kung para saan ang oras na ito, di gawin mo yung gusto mo. Gusto mo pasayahin mo para maging masaya yung panahon. Gawin mo panahon na magkatanim, panahon na magkatrabaho, panahon na magpapahinga. Ano man yun, free ka, nabigyan nyo ng hugis kung walang malinaw na hugis. At siyempre, pagandahin mo, imbes mapag-event. Create an event. Create the meaning of time. Make the iron hot by striking. Dalawang klase ang tao. You strike the iron while it's hot, but you have to wait that it becomes hot on its own. Or it is not hot, pinukpok pa na pinukpok, iinit din yan. You make it hot by striking. Proactive ka. Yung iba, they react to the situation. And some people create the situation. So pwede mong gawin yun. Ikaw ang mag-create ng dynamics. Ikaw ang mag-create ng ito bang grupo, naka-table mo, magiging masaya o hindi. Mag-uusap-usap pa kayo o hindi kayo magkikibuan. You have the power to create the situation. So use your opportunity to create time and the content of that time. Kumisan, diba? Napapalagay ka sa handaan, kasalan, isang beses wala nakikibuan. Pwede kami gawin para magkaroon ng kibuan. Pero naman, kibuan ang kibuan. Nung sumali ka, biglang nawalan ang usapan. Kasi ang topic mo, controversial. O nakakainis, o nakakagalit. You can create a situation. And remember, it is equivalent to time. Because yung time dapat ng sadness, naging nagawa mong time for happiness. Yung time ng katamaran, naging time for industry. Yung time ng hiya, naging time ng expressiveness. Pero meron kang participation doon, kapatid. Lahat tayo nilikha sa wagis ng Diyos. Meron tayong power to create. Because God is creator and God is in us. We have the power to change the situation. Ang kasama mong lalaki, ang anak mong lalaki, ayaw mag-usap, malayo sa isa't isa, ikaw itong ina, ikaw itong asawang babae. You can use your time to bridge the gap between those two persons. Anong pwede mong gawin para sila ilapit sa isa't isa, pagkasunduhin? Yung ibang ginagamit pa nila sa time nila para pag-awayin yung hindi mag-aaway, ilayo yung dapat sana'y magkalapit. Negative use of time. There is accounting for time. Mananago tayo sa bawat sandali, sa bawat saglit. Kaya sabi sa Bible, teach us to number our days. Teach us to make our days count. Teach us to be accountable for what we do with time. Ngayon, pag hindi malinaw, hindi malikha ang panahon, manahimik. Hindi malinaw sa iyo kung para saan ang oras na ito, ang araw na ito, ang linggong ito. Hindi ka rin makalikha. Kahit sinusubok mo, hindi mo mapalitan, hindi mo maiba, manahimik ka. Mamahinga, maghintay, hanggang luminaw kung para saan ang panahon. Ibig sabihin natin yung mga kapatid, may problema, malaking problema, pero hindi malinaw sa iyo kung anong solusyon. Sumusubok-subok man ang solusyon, pero hindi naman nakikita mo na ito nga ang magiging solusyon. Ang dapat mong gawin sa ganung mga oras, manahimik, huwag gumalaw, maghintay. Pag hindi malinaw kung ano ang dapat gawin, huwag gumawa. Kaysa may magawa kang mali na kailangan mo pag-ituin o pagsisihan. Kung may ginagawa ka pero masakit, sobrang hirap, asiwa, huwag kumilos. Give it up to the Lord for His time to move. Ipasa Diyos. Yun ang mga ipinapasa Diyos, mga kapatid. Naranasan nyo na ba na meron kayong problema pero pag ginawa nyo yung solution A, step A, ang dakilang damage. Pag ginawa nyo yung solution B, may ibang damage naman. Pag solution C, may mga damages pa rin. Lahat yun hindi katanggap-tanggap. Huwag niyong gawin yung ABC. Manahimik kayo. Because, as you allow the Lord to move, kahit without your participation, you will see things getting into proper arrangement. Kasi yung mga planeta, umaayos yan, lumalakad lang, hindi ka nakikialam. Pag malinaw yung solution, gawin mo. Pero hindi malinaw, sumubok ka. Pero yung mga sinusubok mo, hindi talaga mag-work. Manahimik ka and be still. Psalm 46:10. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Ibig sabihin ng Panginoon, manahimik ka, ako ang mananaig. Ako ang maghahari. Ako ang magpapaganap. Kalooban ko ang matutupad. Just step out of the way. Don't get in the way. Be still. Ako ang gagawa. Pag meron kayong gustong gawin na hindi nyo magawa, lahat ng pwedeng gawin, pag nanaiisip nyo, merong damage that is unacceptable, then don't move. Wait upon the Lord. Huwag kayong gumagawa ng mga mahalagang desisyon na minadali. Huwag kayong iisip na, naku,
yung boyfriend ko, mag-abroad na. Ang gusto niya, magpa-secret marriage kami. Kasi one week na lang, aalis na siya. Magpapakasal na ako. Eh, paano kung nagbago-isip mo? Nagbago-isip niya habang wala siya, tantagal-tagal. Nakakasal ka na. Bakit ka magpapa-apura? Inaapura ka. Sabi, teka, hindi ako handa. Eh, mawala ako pagka hindi ka handa. Ay, kung gano'n lang pala, di mawala ka na. Bakit ayaw mo ko maghanda? Bakit ayaw mo ko mag-isip? Ba't mo ko inaapura? Huwag kayong magmamadali sa mga bagay na hindi kayo sure. The safest way is to let the Lord, in His time, arrange everything for you because God cares. God knows and God is actively participating in our life. Ngayon, pag malinaw na, gawin nyo na kasi mali naman, wala kayong gawin, eh, malinaw na. Pero tandaan nyo, habang hindi malinaw, be still. Maghintay. Isaiah 45:9, Israel, you have no right to argue with your Creator. You are merely a clay pot shaped by a potter. The clay doesn't ask, why did you make me this way? Where are the handles? So, itinulad ng Panginoon ang sarili niya sa isang gumagawa ng palayok. At sabi niya, putik ka lang, ako yung gumagawa ng palayok. Huwag kang makialam, bakit mo ko tinatanong? Wala akong tangkay, pag ganito shape ko. Ako yung maker, ikaw yung clay. I am the potter. Let me shape you. At ganoon din ang panahon, mga kapatid. Yung ibinibigay ng panahon na ang Diyos, observe it. Panahon ng pagtatrabaho, magtrabaho. Huwag kang manghimasok. Panahon ng pagpapahinga, panahon ng pagpapatawad, panahon ng pagpapagaling. Observe it all. Your body will tell you kung anong hinihingi ng panahon. The environment will tell you kung anong hinihingi ng panahon. And upon prayer and meditation, lilinaw sa inyo kung ano ang hinihingi ng oras. Will creation contend with the Creator? Will creation contend with Creator's time? So do not go against, do not fight or resist or complain about, do not problematize God's will and God's time. Huwag niyong problemahin. Diyos ang nakakaalam ng mga ganyang bagay. Yung Diyos ko, bakit po namatay na agad ang nanay ko? Ang Diyos ang nakakaalam kung bakit. Huwag mong problemahin. Pag nangyari, pinayagan ng Diyos. Bakit po kaya ganito ang nangyari? Hindi ito ang talent ko. Bakit kaya hindi ako pumasa? Nakakalambing isang board exam na ako. Liban sa participation mo, kung bakit hindi ka pumapasa, mayroong participation din ng Diyos. Maaring iniiwas ka sa isang liko ng buhay mo na magagawa mo kung doon ka nakapasa agad. Ipag sa Diyos. Do your best, and if still doesn't work, trust that God knows what He's doing. But make sure that it did not work because you neglected it. Pagka ganun, iba na yun. Pero kung ginawa mo ang lahat ng pwede mong gawin, hindi pa rin nag-work, accept it as God's will. Nang matahimik ka kaysa nakikipagbuno ka sa hindi mo naman kayang palitan na pangyayari sa iyong buhay. Acts 16:6-7, Paul and his friends went through Phrygia and Galatia, but the Holy Spirit would not let them preach in Asia. After they arrived in Mysia, they tried to go into Bithynia, but the Spirit of Jesus would not let them. Nakita nyo? Si Pablo at kanyang mga kasamahan gusto mag-mission sa ganung lugar. Ngayon na, pupunta na sila, mangangaral, magtuturo ng Ebanghelyo, pero hindi sila pinayagan ng Espiritu. Dalawang beses. Kasi, yung panahon is no, not yet. Kung paandari lang natin ang ating human wisdom, sabi natin, aba, soul winning yan, kaluluwa rin yan, dapat maturuan yan, ngayon na. Pero, ang Diyos mismo ang hindi pumayag. Ano natututunan natin yan tungkol sa panahon, mga kapatid? It is not always the right time, even for good deeds. Hindi ko mo maganda yung gagawin, kahit kailan na lang, eh gawin. May timing pa rin. Hindi ko mo may aral kang gustong ituro sa anak mo, kahit kailan na lang gusto mong bungangaan siya dahil mag-aaral ka, eh gagawin mo. May timing pa rin yun. Hindi ko mo tama ka at mali sila, ikaw na agad tong magsasalita ng malakas dyan. May timing yun. Hindi ko mo tama ka o tama ang gagawin mo, eh kahit kailan na lang pwede. Itinatiming din ang mga bagay. Yun nga eh, evangelism na, dinelay pa. Hindi natin alam kung bakit. At sa mga bagay na hindi natin maalam, eh ipa sa Diyos. Pero yung pwedeng alamin, alamin. Pero may mga bagay na talaga ipapa sa Diyos mo. Kumbisa nga, against human logic. Pero lahat naman ginawa mo, hindi pa rin nag-click. Eh di God's will. Acts 1:4. While He was still with them, He said, sabi ni si Jesus ito, don't leave Jerusalem yet. Wait here for the Father to give you the Holy Spirit, just as I told you, He has promised you to do. So yung mga disipulo ng Panginoon na taga Galilee, inabutan sila ng kamatayan ni Jesus nasa Jerusalem. Hindi nila hometown, hindi nila home city.
Siyempre, pagkamatay ni Jesus, dapat ang tendency nila, umuwi na uli sa kanilang probinsya. Pero sabi ni Jesus, wag muna kayong aalis. Maghihintay kayo dito hanggang bigyan kayo ng ama ng go signal. Hindi ko mauuwi ka, uuwi ka na agad. Meron ding go signal yon. Hindi ko mameron kang sa iyong practical knowledge dapat na next thing you will do, it doesn't always follow. So ikasanggunin mo sa Diyos at kung ikay madasalin, taimti manalangin, ituturo sa iyo ng Diyos yung timing niya. Kaya bawat pasya dapat ipinagdarasal. At pag hindi pa malinaw ang sagot, huwag kang umarangkada na basta ka nalang susugod, hintayin mo yung sagot. Wait. Di ba may mga no, may mga wait. Meron naman, ayaw pang lumakad. Luke 9:59-60, Jesus said to another man, "Follow me." But he replied, "Lord, first, let me go and bury my father." Jesus said to him, "Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God." Kakaiba naman to. Sabi ni Jesus, "Halika, sumunod ka sa akin, mangangaral tayo, we will win souls." Eh, namatay po yung tatay ko, may lamay pa, ililibing ko po muna, tapos susunod ako sa inyo. Hayaan mo ng iba ang maglibing, ikaw, sasama ka na sa akin ngayon, kahit di pa na ililibing yung tatay mo. You see? It goes against practical knowledge and wisdom. It goes against tradition. But God wills that He goes even at the time when He hasn't buried His father yet. So kailan natin talaga tayo lalakad, hindi lalakad? Mahalaga ang prayer. Mahalaga ang pananahimik, pakikinig sa Espiritu ng Diyos dahil doon niya ipagkakaloob sa atin yung liwanag kung dapat pa tayong lumakad na o hindi pa. Prayer is very important so that we will not waste time. Prayer is very important so we will make the most of time and make the most of life. So para sa lalaking ito, hindi pa siya handa, pero sabi ni Jesus, now na. Yung mga disciples, aalis na, not yet. Si Paul, nakagayak na mag-preach, hindi kayo pupunta doon ngayon. So hindi mo talaga alam kung alin ang gagawin mo. We do not know what to do. We do not know how to pray as we ought. But the Spirit intercedes for us with sighs too deep for human words. Nagpapahiwatig sa atin ang Espiritu ng Diyos sa mga bulong, mga guidance na hindi kayang sabihin ang salita ng tao. Kaya spiritual dapat ang decision making natin. Hindi basta human wisdom lang ang ginagamit, but godly wisdom. Psalm 27:14, "Wait for the Lord, be strong and take heart, and wait for the Lord." May oras ng kamatayan. Pagdubating sa buhay natin yon, mga kapatid, by God's grace, tanggapin ang maluwag sa loob. Kahit naman makipagtunggali ka ito, di ka mananalo. Kamatayan ng mahal sa buhay, di na maiwasan, tanggapin. At para mabawasan ang pait, habang buhay, mahalin mo na. Para kung sakaling nabawian ang buhay, konting miss, konting lungkot, pero walang kasamang pagsisisi. Walang kasamang paninisi. Kasi yun ang mas hirap na dalhin sa buhay. So, nandiyan ang anak mo. Mag-aasawa at mag-aasawa yan kung yun ang nakatakda para sa kanya. Pag oras na mag-aasawa, maluwag na ibigay mo siya sa kanyang mapapangasawa. Kaya habang di pa nag-aasawa, mahalin mo na, magmahalang kayo dahil darating ang panahon na talagang yan ay magiging busy sa paggawa ng kanyang bagong pamilya. Tamang panahon. Meron naman mga ina na ibigay na yung kanilang lalaki into marriage, binibaby-baby pa, eh hayaan mo na yung asawa niya ang baby sa kanya, hindi na ikaw kasi tapos na ang role mo, yung asawa naman. You know, one of the greatest roles of mothers and fathers is to prepare their children na maibigay sa mapapangasawa in the best possible form. Na kung pwede kang mag-speech nanay sa araw ng kasal ng iyong anak, sasabihin mo sa manugang mo, "Manugang, ginawa ko ang lahat para yung anak na ibibigay ko sa iyo yung araw na ito ay ma-enjoy mo, matutuwa ka, ikagagalak mo, at blessing sa buhay mo. I did everything para sa araw na ito, ma-turn over ko sa iyo ang anak ko na handang-handa na maging mabuting asawa." Hindi yung nag-aasawa na ayaw mo pang ibigay. Nakasama ka pa sa honeymoon. Ayaw mong humiwalay, pati yung lulutuin, dinadalan mo pa. Siyempre, ang tagal mo na nagluluto, mas masarap ka siguro magluto kaysa doon sa asawa. Bigyan mo naman siya ng chance ma-develop. Kasi wala na sa panahon na babyhin mo yung anak mo, may asawa na eh. Kailangan pakawalan mo na. Wala ka sa panahon. Yung mga iba naman mga tao, nag-asawa na, hinahanap sa asawa nila yung nanay nila. Alam mo, nanay ko, masarap magluto. Ay, doon ka sa nanay mo. Yan ang niluto ko, ako asawa mo. Kainin mo. Diba? Ganun talaga kasi panahon ko na to. May panahon. You observe that. Sa mga choir, mga singers, mag-practice kayo bago kumanta para hindi habang kumakanta doon kayo nangangapa ng letra. Ang pangangapa, before singing, not during.
But if you don't do your thing at the right time, you will do the wrong thing at the right time. Laging may bunga, may singil, may balik, may hampas. Ang panahon na hindi ginugol ng tama. Magbabalancing act yan. Philippians 4:11, I have learned to be content whatever the circumstances, sabi ni Paul. Kung ano ang panahon, panahon ng taggutom, hindi magutom, panahon ng kainan, hindi kumain, panahon ng hirap, mahirapan, panahon ng saya, magsaya. Kahit naman labanan mo yan, hindi mo rin malalabanan. So relax and enjoy it. Flow with time. Sasandali ang oras sa buhay. One-third of your life, tulog ka pa. Kasi kung 8 hours a day tulog ka, di one-third of your life na yon. Kunti na lang ang natira para mabuhay ka, so huwag mo nang sayangin ang oras sa pagkukorek ng mistake. Avoid committing the mistake so you don't waste time correcting it. And if you are not sure about what to do, take your time, take it slowly. The Lord is in control. The Lord is in control of our lives. Panginoon, turuan niyo po kami. Pahalagahan ang oras. Gugulin, i-invest, enjoyin ang oras. At matuto kami, Lord, na tanggapin kung anong ibinibigay ng araw na ito, ng oras na ito. Gawin namin ang tama, ting may pagkakataon, para ano man ang maging bunga, kami handa. Pain is minimized, joy is maximized, and we're able to do the most good. Turuan mo kami magsasayangin ang oras. Kung panahon ng seminar, umatin na mabuti. Panahon ng training, magpa-train. Panahon ng performance, mag-perform. Para tama kami sa oras. Pagbulay-bulayin natin, mga kapatid, kung anong kahulugan nito sa ating buhay na maging tama. And you always ask yourself, for what time is it? It is godly to observe time, to be on time and to be in time. Lord, as your people sit still and quiet before you, bigyan nyo kami ng practical wisdom kung paano palalong ilalapat sa buhay ang mga katotohanan ito.